channel na sa Subic Bay Metropolitan Authority na naman tayo. Bakit ba kailangan nating mag-ingat sa mga lugar kung saan tayo dumadayo, pumunta at napakahigpit ng traffic rules, di ba? Kasi kung sakaling tayo ay mahuli sa mga lugar na mahigpit, tayo ay maabala sa ating mga pupuntahan, sa mga ating lalakarin, sa ating mga gusto nating mag-good time. Kaya mga guys, napakaingat natin dapat sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa mga mahihigpit na traffic rules sulad ng Subic Bay Metropolitan Authority. Kahit na siguro sa Metro Manila ay dapat maging hindi para-para tayo sa pagdadrive, para tayo ay magiging tularan ng iba pang mga motorista. Kasi kung ano mga nakikita sa atin ng iba pang mga motorista ay gaya-gaya na. Kung tayo nagka-counterflow, yung iba nagka-counterflow. Kung tayo nagka-cutting, iba nagka-cutting. Kung iba ang nag-overtake ng mga tulad niyan, ang dalawang dilaw na yan ay strict na overtaking. Yung iba nag-overtake, so okay na naman, hindi nakikita ng enforcer, yung iba ginagaya. Kaya tayo, ganun ang ano natin, ang pagdidisiplina natin sa ating mga sarili. Kaya ginagaya tayo ng iba. Kaya wala na tuloy, pare-pare na tuloy mga ugali natin. Ayan, diba? So for example na lang, mga motorcycle riders, pagdating sa kalye, nagtutulungan. Ano? Pero yung mga private car, nako, baliwala lang, hindi sila nakikialaman. No? So dapat, private car, mga motorcycle riders, at may ibang publikong lugar, dapat magpanasakit tayo sa isa't isa. Ngayon, kung sakaling na-overtikan mo yan ng isa, ayaw mo magpasingit, eh kung... ikaw yung nagoge, anong napapala mo? Eh paano na lang kung isa nag-alert dahil siningitan mo? Kaaway kayo, nagkagulo, anong papala mo? Nagsuntukan kayo, ikaw nanalo, anong napala mo? Nagbayad ka pa doon sa nabugbog mo. Kung ikaw naman yung nabugbog, kawawa ka dahil pinatulan mo siya, 'di ba? Sakit ang mararamdaman. So, 'yun, ganyan tayo, hindi tayo nagpapatalo sa isa't isa. Kaya tuloy hindi tayo nagkakasundo sa kalye. O tulad na lang sa Subic Bay Metropolitan Authority, mga guys, napakahigpit itong lugar na ito. Kasi kung kayo ay mahuli kayo ng SBMA police dito sa may Subic Bay Metropolitan Authority, kukumpiskahin ang inyong lisensya pagdating sa ihatid sa may LTO Diliman, Quezon City, sa main office. At syempre kung sakali mahuli kayo at kakalkalin ang iba pang inyong madidiscover sa true computer na meron pala kayo mga city ordinance sa iba't iba pang mga lugar. O di ba mga guys, malaking habala kasi hindi nyo matutubos kahit meron kayong patubos na pera. Pero hindi nyo ura-urada makukuha ang inyong lisensya dahil doon na-discover na meron pala kayong mga traffic violation, which is sa iba't ibang mga lugar. Kaya mga guys, kung ako sa inyo, kung nandito kayo sa may Subic Bay Metropolitan Authority, magiging observer kayo sa mga nangyayari sa lagay ng traffic ko dito sa may Subic Bay Metropolitan Authority. Yan, tulad nyan, nakag-go tayo. So go lang ng go. Pagka once naman na walang stoplight pero intersection may guhit na stop, kailangan natin na kahit na walang sasakyan dyan sa katapat, kailangan natin, obligado tayo na mag-stop. Ganyan mga guys, dito sa may Subic Bay Metropolitan Authority, kaya kailangan mag-ingat kayo dito mga ka-channel. Police dito ang nanguhuli ng mga violators at kayo ay hindi makakalabas dahil lahat ng mga endpoint dito ay guardyado ng police. Okay mga guys, yun ay tinitimbre. Kung kayo ay tatandaan ninyong plate number, tinitimbre sa ganitong lugar, mag-exit point ka, i-checkpoint ka, haharangin ka. So magiging abala, baka mas malaki pa yung violation dahil sinasabi, baka sakaling sasabihin nila na ikaw ay tumakbo samantalang ikaw ina-apprehend. Kaya mga guys, dito kayo sa may Subic Bay Metropolitan Authority, just in case na hindi nyo talaga may iwasan at kayo nahuli, ano mga guys, pakiusapan nyo na lang ang Subic Bay SBMA police dahil sila yung mababait, no mga guys. Syempre magpa ano kayo ha, magpa wag na kayo magiging sarcastic o kaya sabihin nyo na wag kayo makapag-reason out dahil sila ay nag-implement ng batas dito sa may SBMA Subic Bay Metropolitan Authority. So mga guys, maraming salamat at syempre kung kayo ay nandito sa may SBMA, masasarap ang pagkain, makapag-relax kayo at at the same time enjoy nyo lang while staying here at Subic Bay Metropolitan Authority. Ang traffic rules mga guys, napakahigpit dito ha. Okay, merong mga lugar dito na 30 km/h, meron din dito na main road na 50 km/h, kaya kailangan be guided and be aware sa mga traffic rules.
or else pag kayo ay mahuli, no one is above the law and the law will implement it to all. Okay? Mga guys, maraming salamat sa inyong pagtatag at support sa aking muting channel. Sana nagkaroon kayo ng idea at sa inyong pagbisita sa aking muting channel ay naging hatid, ay naging informative para sa inyong lahat. Maraming salamat and have a blessed Tuesday, June 21, 2022 at Subic Bay Metropolitan Authority.